But I might move on also to my what I owe Jerry. First of all, he got me into films. I had no ambition of getting into films. I come from Dumaguete, I spoke no Tagalog. I was writing in English, short stories to the free press and so forth. And I was 16. And he suddenly decided that he wanted to do a film based on a screenplay by me. And out of nowhere, he came into my life. I didn't know him before that. Asked me to write a screenplay for him, and I did. I told him, you know, I'd have to write it in English. He said that was no problem because he understood English. Well, as it developed, and he got me into directing, I had no ambition to be a director. He told me that I could not make a living as a writer. He pointed that out to me, which had not occurred to me, and that I had to become a director. When I protested that I didn't know anything about directing, he said, happily, nobody else does. Nobody here has studied directing. I'm a doctor. Yoyong Fernandez is a dentist. Ramon Stella is a painter. It's a free film. Eddie Romero, director, producer, manunulat ng bilang ng pelikula. Isa sa mga haligi ng industriya ng pelikula sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagsulat, pagdirehe at pagproduce ng marami sa kanyang pelikula, tiniyak ni Eddie Romero ang pagkakaroon ng mataas na kalidad, matapat na pananaw, at high entertainment value ng kanyang mga likha. Ang style ko with actors na it's not so much memorizing the lines, saying, ito situation mo, ito personality mo, more or less, no? What have you got to fill it in? Ano may idagdag mo? Then you'll say, ganyan-ganyan. And I'll say, baka hindi yun, ano? Parang hindi relevant sa pinag-uusapan natin. No? What can you do? Then you know, work it out. Before I say to an actor, yan katuwayo, tapos you take two steps, so wala na kumasaan sa kanya. No? So, yun na lang. That's all I can do, let the camera act for him. But otherwise, I have a great need for good actors. Nilikha niya ang ilan sa mga di malilimutang obra sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Kung iyan ang paniwala mo, bakit hindi mo gawin ang makakaya mo na hindi ka makasakit sa iyong kapwa? Paano mga iba? Tama ba na makalipinin sila Como? Hindi nila kayang pagtanggol ang kanilang mga sarili? Bakit? Sa kalamba pananagutan namin yan? Hindi, Dad. Ikikampiyon ng masa. At kailangan mo na isang palasyo, apat na kotse, tatlong asawa para malubos lamang iyong paglilingkod. Sorry sa mga nasabi ko, Ma. Ang lahat ay may buhay. Ang lahat ay lumilikha. Sa gayon, walang katapusan ng paglikha sa sandaigdigan. Kagabi lang ho, wala na silang lahat. Pati ba mga Pilipino? Wala na po silang lahat eh. Eh kayo? Ano ba kayo? Tagrito lang po kami. Yan lang po kami nakatira. Eh, hindi ba kayo Pilipino? Ho? Tigamarulas po kami. Wala ho naman dayuhan dito. Tandaan nyo ito ah. Pilipino rin kayo. Ano raw tayo? Pilipino! Pilipino!
quality is innocence, or they wouldn't be artists. They don't really know that much of the world around them. They have a vision. And